What's up, KS fam? Today, papakita namin sa inyo ang full step-by-step tutorial on how we professionally re-glue the shoes on Kick Salvation. We have here a Jordan 1 Retro Chicago 2015. As you can see, na-expert na yung factory glue and na-crumble na yung polyurethane sa loob. So ang first step for this is to dismantle the uppers and the sole. We are using scalpel or X-Acto knife to cut the stitching inside the sole. Make sure na magaan lang yung kamay nyo at dahan-dahan nyo lang putulin yung stitching sa loob dahil baka makat nyo yung sole. And also, baka hindi lang sole, baka yung daliri nyo din. Kaya ingat-ingat tayo fam. So after natin ma-dismantle at matanggal yung stitching, ayan, nakikita nyo naman na ganyan ang itsura ng na-expired ang factory glue. After kong mapagpag or matanggal yung mga nag-crumble na polyurethane, next is ipapakita ko naman sa inyo kung paano natin tatanggalin yung mga natirang old factory glue. Ang kailangan nyo is cotton, acetone, and heat gun. I-heat gun nyo yung surface ng area na may mga expired na factory glue. Make sure na huwag nyong patagalin sa isang place lang yung heat gun dahil baka matunaw yung sole. After kong i-heat gun, habang malambot pa yung mga natunaw na factory glue is nilagyan ko agad to ng acetone and ninispread to ng cotton. Pwede nyo rin ilagay yung acetone sa cotton or pwedeng gawin nyo rin yung ginawa ko. Bahala kayo kung anong trip nyo, basta ganyan ang mangyayari pag ginamitan nyo ng cotton and acetone. Matatanggal ang old factory glue at malilinis ang sole. Natanggal na natin ang glue stain at mga natirang factory glue. Next step is, kailangan natin ng Dremel para matanggal natin yung mga natitira pang factory glue na hindi kinaya ng acetone and cotton. Makikita nyo sa ilaw na nagre-reflect yung old factory glue, kaya yun, tanggalin nyo yun ng Dremel at i-make sure nyo na malinis talaga yung sole para siguradong matibay ang pagkakadikit ng sole at ng uppers. At ayan, okay na, nakikita nyo naman na wala na nagre-reflect sa ilaw. It means malinis na to sa old factory glue. Kaya itong uppers naman ang lilinisin natin at tatanggalin natin yung mga old factory glue. Ganun lang ulit, gamitin natin ang heat gun hanggang matunaw ito. Gagamit lang ulit tayo ng cotton at acetone para matanggal natin yung mga expired na factory glue. Next is, ginamitan ko ulit ng Dremel para siguradong tanggal talaga yung mga glue at dapat papalabas natin yung mga hibla sa uppers para siguradong pagkakadikit nito sa sole. Next is side part naman ng shoes, so same process lang din, heat gun, then pag natunaw is gagamitan na ulit natin ng acetone and cotton para tanggalin yung factory glue. So pasensya na kung paulit-ulit yung term ko ng factory glue, eh wala eh, yun ang tinatanggal natin. At ito ang pinaka-importanting tip pag nagtatanggal kayo ng factory glue gamit ang acetone, wag na wag nyo tatamaan yung paint ng upper part dahil magbe-fade to. Well, syempre common sense, acetone, matatanggal talaga yung kulay. Isa rin sa mga technique na ginagawa ko after i-acetone yung sole is kailangan natin gamitan ng X-Acto knife para lumabas din yung hibla and makutkot pa yung ibang factory glue. And ito na, sa wakas, nalinis na natin. Nakikita nyo naman na pwedeng-pwede na itong i-re-glue. And kung akala nyo is madali lang at mabilis ko lang natanggal yung mga factory glue is nagkakamali kayo dahil ilang oras ko rin itong ginawa. Kaya kung susubukan yung gawin to, kailangan nyo talaga ng oras. Okay, re-gluing time na. Isa sa mga importanteng part ng gamit naming glue dito is Bard Cement Super Stick. Ispread nyo lang, igalat nyo gamit ang brush or pwede rin gamitin nyo yung kamay nyo. Kayong bahala. So sa style ng pag-reglue namin guys, ito ang pinakakailangan nyong i-take note. 2 times namin kinukot yung surface ng material. After first application guys, is kailangan patuyuin nyo to ng 15 minutes. After nyo mapatuyo yung Bard Cement ng 15 minutes, is lalagyan nyo na to ng second application. Ngayon sa second application na to, kailangan i-dry nyo to ng 1 to 2 hours bago natin to i-re-reglue or i-heat gun sa mismong sole or uppers. Okay fam, so after ng dry is gagamitan natin to ng heat gun para ma-activate natin yung glue. Sa pag-heat gun guys, important is kailangan hindi siya in place and hindi rin dapat sobrang init. Yung sapat lang na mag-liquidate ulit yung na-dry na glue. After nating ma-activate yung glue gamit ang heat gun, ito na ang isa sa mga pinaka nakakaiyak na part, ang alignment ng upper sa sole. Dahil pa nagkamali ka dito ay uulit ka ulit. Kaya kung ire-reglue mo rin ang sapatos mo, malamang sa malamang ay dadaan ka rin sa maraming trial and error. After nating madikit ang upper sa sole is kailangan natin tong i-manual stitching. Kailangan sundin natin yung pattern katulad nung dati niyang stitching. Sa pag-manual stitch guys ng sole is gagawa na kami ng panibagong video kung interested kayo. Kaya comment down below kung interested pa kayo na gumawa kami ng maraming video about sa pagre-reglue ang mga tips and style namin sa pag-restore ng sapatos. At ito na guys ang result after nating ma-reglue. Nakikita nyo naman na good as new na ulit ang quality
din yan pag sinuot nyo. Kaya ito, tignan nyo, ni-stress test ko ang sapatos. At nakikita nyo naman na wala na talagang bumubuka or mga sole separation. After natin ma-restore, fam, is ipapadala na natin to sa client na nagtiwala sa amin. And maraming salamat nga pala sa panonood. Siyempre, huwag mong kalimutang i-like at i-share tong video. Lastly, huwag nyo siyempre kaming kalimutang i-follow. Kaya i-follow nyo na kami, guys, para mapanood nyo pa mga iba naming release na videos. At kung naghahanap ka ng effective na shoe cleaning product, is meron din kami at subok na namin to, guys. Kung gusto nyo rin kami supportahan, is pwede nyo itong mabili sa link sa comment section. Yun lang!